Welcome back dito sa ating complaint section. Ating pong pakinggan ang salaysay ng ating mga complainant. Sina Felixberto Maganda at si Mrs. Tess Cabrera. Kapwa, taga Muntinlupa sila. At ito po ay naghahain sila ng reklamo dito sa atin. Okay? Malaman lang natin, no, kung ano ang kanilang complaint. Yes, sir. Ay. Ano po, kamusta na po kayo? Okay lang po. Una po, pagbati muna. Pagbati po sa inyo, magandang tanghali po sa lahat ng nanonood sa atin. No po, aming maraming salamat po sa pagkakataon. Paps, pakita yung magandang mukha nyo dun. Ay, okay. Ngayon po, Yusek, una po, ang taos puso namin pagbati sa inyo dahil sa pagiging komodor ninyo. Yeah. Okay. Salamat po at nagkakaroon ng magandang development ng ating gobyerno. No po. So, we thankful about that. Wala po kaming question doon. Ngayon po, mayroon pa po ba kami masasabi, Yusek? Lahat nung sinabi ninyo kanina, nasabi nyo na po lahat ng anomalya regarding po sa barangay. Pero ganun pa man po, Yusek, na po, ang aming pong iyahain dito na reklamo, andito po kami ang mga representative po ng Barangay Bayanan, representative ng Tunasan, Putatan, Poblasyon, Alabang, Kupang, no? Andito po kami lahat. Kasi hindi naman po pwede kami lahat pumunta rito dahil hindi po pwede ng mass gathering. Di ba po, kailangan hanggang 10 nga lang, pero hindi na po kami umabot ng 10 dahil po, ika nga itong, iniiwasan din po namin itong pandemya na to dahil ano. Ngayon po, ang aming pong reklamo, ang katanungan po namin, Yusek, kasi po dito sa aming barangay, orchestrated po yung corruption regarding po dito sa ayuda. Ano po, ang tanong po namin, Yusek, kasi po lahat ng barangay officials namin, pamilya, kamag-anak, kaibigan, mga adik, mga solo, yung hindi po talaga nabigyan mo silang lahat. Pero kaming talagang mga karapat-dapat na mabigyan nitong ayuda po na to, nadideprive po kami. Ang mga kasama ko po, sir, kahit pumunta po kayo bisitahin na, puro mga informal settlers po iyan. Pero ang masama lang po, Yusek, hindi po sila nabibigyan. Pinagbabalik-balik na lang po sila. Marami po kaming katibayan dito, Yusek, nandito po. Ano po, may mga videos kami, may mga pagpapatunay ng mga tao. Kasi po, meron po, ang naniniwala po kami, pag tumawag ka, Yusek, sa DSWD National, sasabihin ng National, ang pera nasa barangay na, ay nasa munisipyo na. Yun. Nasa at munisipyo. Ganito po, sige. Nakuha ko na yung complaint nyo, Felix. Ikaw naman, Tess. Ano naman? Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po at tinugon nyo po yung reklamo namin. Hindi naman po kami pupunta dito kung wala kami sapat na ebidensya. About po, hindi po pa ang sarili para sa karamihan po. Dala po namin yung mga sock firm na Xerox nila na mga hindi nakakuha sa Putatan. Marami pa po. Pinaasa nila yung tao na antay-antay lang. Pero po, may video na galing po sa kanila na nasa amin na, na noong November, December daw, tinawagan na po daw itong mga to, hindi daw makontak. Kaya po daw, ang sabi nila, pinilitan na daw nila. Bakit nila papalitan? May address naman, pwede naman puntahan. At kaya po, napatunayan namin na hindi na rin umaasa yung iba, katarungan na lang po ang namin. Ayaw po sa city government na nanyalabas nila na master list na bawat araw na nakumukuha. Dito po namin nakuha ang ebidensya na buong pamilya nakakakuha, binata't dalaga, mag-asawang hindi kasal, nakakakuha, hindi taga Muntinlupa, nakakakuha, empleyado ng City Hall, nakakakuha, at barangay. At meron pa po noon yung sa 8,000 po, makuha lang po yung reference, empleyado po ng City Hall, ng barangay po, na may video po kami, na ibibigay po yung reference sa tao para makuha yung 8,000, pero po may condition, 4,000 po, hati sila. Sasamaan po yung kukuha ng 8,000 sa remittance, yung taga-barangay po nasa labas, naghahantay para makuha yung 4,000 na napag-usapan nila. Okay, ang pinag-uusapan natin dito, first trans, second trans, at saka yung third trans. Waitlisted. Okay, unahin natin.
Doon sa first tranche, binigyan kayo ng social amelioration form. Opo. Ng inyong barangay. So, pinapirma kayo dyan. Ang tanong, nakatanggap ba kayo sa first tranche? Opo, nakatanggap po ng first tranche, second tranche po, hindi na po nakatanggap. Okay, wait. First tranche, nakatanggap kayo. Opo. Sa first tranche, may reklamo? Meron po. Okay, anong reklamo sa first tranche? Ang reklamo po sa first tranche, sir, nandun na po yung pangalan nila, pero hindi po ibinigay yung pera. Okay, ganito ha. Kung merong ganun, papuntahin nyo o kaya pag-file nyo sa inyong DILG. Kung hindi, sa office ko. Ito ngayon, merong nasuspinde na 89 na kapitan dahil dito. Ano-ano tong kaso na to? Pero kailangan dito, may affidavit, hindi pwedeng ano lang, no, kwento. Mm-hmm. Kaya ako, napasuspindi ko sa ombudsman, ako ang nag-file. Ako ang nakapirma sa ombudsman. Ang naging ebidensya ko, yung mga hindi nakatanggap at yung mga affidavit nila na kamukha ng sinasabi mo, buong pamilya ni Kapitan, tapos kung sino pa yung mga adik-adik, yung mga binata na hindi qualify, sila yung nabigyan, samantalang kayo na qualify, hindi nabigyan. Ang kailangan ko ay affidavit dokumento kasama yung mga ebidensya ninyo. At umasa kayo, ipapakiusap ko sa ombudsman agad-agad, suspindihin niyang kapitan ninyo o yung mga kagawad. Nadinig ko pa na hatian. Ito din ang isa sa mga dinimanda namin. Si Kapitan pinaghati-hati yung first tranche, no? Pagkatapos, si Kapitan at si kagawad, nang nagpamigay ng social amelioration card, bumalato. Ibig sabihin, laban, hati, o kaya humihingi ng 2,000 bawat isa dahil 8,000 ang tatanggapin niyan. Tapos, kung ang nangyari pa dyan, nakaabang na ang mga tanod. Dun, ito ha, first tranche yung pinag-usapan natin ha. Opo. Nakasuhan ko yan. Out of 100 plus, 89 ang nasuspindi. At ngayon, sunod-sunod pa dahil 500 yung mga kinasuhan namin. CIDG, tapos yung mga DILG sa buong Pilipinas. Ngayon, tungkol dyan sa nire-reklamo mo, yung first tranche, kailangan ko ng affidavit, kailangan ko ng mga documentary evidence para yung mga barangay official na gumawa dyan ay managot. Pangalawa, second tranche, yung pera na yan, linawin ko ha, yung first tranche, magmula sa DBM, nilipat yan sa DSWD. Ang DSWD, nilipat yan sa mga city treasurer at saka municipal treasurer. Ang gumawa ng payroll niyan ay ang city treasurer's office at municipal treasurer's office base sa mga inaprubahan ng DSWD ng barangay at nung SSDD. Anong ibig sabihin? Merong sariling social welfare office ang kanya-kanyang syudad at munisipyo. Ito yung mga nag-ikot. Kaya hindi po ang pera ay nasa barangay. Hawak po ng city treasurer's office. Okay? Malinaw tayo doon. Second tranche, hindi hinawakan ng city treasurer o municipal treasurer's office. Ang ginawa ng DSWD, kumuha sila ng mga payment provider, kamukha ng mga PayMaya o yung ngayon, wala nang hold ang city at saka municipal treasurer. Ibig sabihin, DSWD na yan. Sila ang merong responsibilidad dyan. At doon, nagkaroon pa rin ng kutungan. Dahil merong mga tumatanggap at nakabantay na ang mga tanod at humahati doon sa mga remittance center. Itong third tranche, ito ay binigay para lang dito sa paligid ng Metro Manila. Ang tawag dito, Greater Metro Manila. Dito, in-identify ang mga bibigyan. 1,000 pagka nag-iisa ka. 2,000 pag dalawa kayo sa pamilya. 3,000 pag tatlo kayo sa pamilya. At pagka 4 or more, 4,000 matatanggap ninyo.
Ano, saan binigay ang pera? Again, binigay sa City at Municipal Treasurer's Office. Sino ang kanino kinuha yung listahan? Dito na nagkaroon ng maraming problema. Kaya nagtayo tayo ng tinatawag na Grievance Committee. Doon ka pupunta pag halimbawa ang pangalan mo ay nasa first and second trans, biglang nawala. Dahil ang gumawa nito ay ang City Treasurer's Office at ang Municipal Treasurer's Office. Malinaw tayo dyan. Ngayon, yung mga listahan dyan, kaya nga meron kayong grievance, yung kopya nun, kung meron kayong mga reklamo at hindi matatapos nitong May 15, pwede kayong magreklamo sa DILG. So, malinaw? Malinaw po. Ha? Oh, ang kailangan natin ay affidavit nung mga nagreklamo at affidavit na yung mga pamilya ni Kapitan, pamilya ni Kagawad, yung mga kaalyado ni Kapitan, kaalyado ni Kagawad ang nasa listahan. At yung mga kamukha ninyo na totoong benepisyaryo, kayo nawala. Kaya dito, naku Kapitan, yung mga kapitan dyan sa Muntinlupa, humanda kayo dahil mukha yatang matindi ang ebidensya na ihahain sa akin dito. At lahat ng hindi nakatanggap, pagawan nyo na affidavit at ang aming legal office ng DILG, malamang yan, ako na naman ang mag-file ng demanda laban sa mga kapitan na binanggit ninyo at mga kagawad. Okay? Sir, okay po. Meron pa po ako. Isa po yung empleyado ng SSD. Tungkol po to sa post ng mga kasamahan ko, nag-share lang po ako, buti pa ang patay, may ayuda. Kasi patay na po, nasa listahan pa po. Shinare ko lang po, buti pa ang patay, may ayuda. Tapos may comment po ako na, pag ikaw ang malapit sa banga, buong pamilya mo makakakuha. Kasi kaya kong patunayan, kasi meron sa amin eh. Yung taga-SSSD po ng April 30 ng alas 10 ng gabi, nag-iskandalo po sa bahay namin. Saan lugar yan? Sa Putatan po, Muntinlupa. Oh, barangay Putatan, ha? Ano to? Empleyado po ng SSD. Hindi, teka. Pagka-empleyado ng ano yan, hindi barangay Putatan, syudad, ano yan? Apo. Apo. So, hindi, ano. Ayan. Itong tauhan ni Mayor. Mukha yatang pagka natitira kayo, mukhang nasusunog kayo. Anyway, ganito, no? Mukha nun, igawa mo ng affidavit yan, at pagkatapos, papaila namin ang kaso yan. Okay po. Okay? Yan ang gawin nyo, basta't lagi kayong merong affidavit, dahil, at tandaan nyo to, kahit na anong sumbong nyo sa akin, pagka ito ay kwento lang, at nasa Facebook lang, wala po tayong magagawa, dahil tandaan nyo, sa Office of the Ombudsman ko, isasampa ang kaso. Kailangan meron tayong tinatawag na case build up, malakas ang kaso natin. Opo. Para kasi, kaya dun ko ipapile para wala yung impluensya ng mga politiko, dahil pag pinail natin yan sa City Hall o yung sa Municipal City Council ninyo, baka mayari lang tayo dyan. Wala nga dahil po siyempre, action eh. Kampiyan. Okay? So, ganun na lang ang gawin nyo, Tess, at kay Ma'am Felix, no? Kung ano yung advice ko sa inyo, yun ang gawin ninyo. Pwede kayong makipag-konferensya sa akin. Kahit na wala pa tayong tumanap tayo ng lugar para makapag-usap. Para maihanda ng mga abogado ko, yung ipapile natin ang kaso dito sa mga barangay na nabanggit niyo. Ano-anong barangay yan? Barangay Poblacion. Barangay Poblacion. Barangay ng Muntinlupa. Barangay Poblacion ng Muntinlupa. Putatan. May ebidensya tayo diyan, ha? Marami po. Barangay Putatan. Ano pa? Alabang. Barangay Alabang. Tunasan. Barangay Tunasan. Barangay Tunasan. Kupang. Barangay Kupang. Buli hanggang Sukat po. Hindi, sige, isa-isayin natin. Barangay Sukat. Opo. O ano pa? Buli. Barangay Buli. Bayanan. Barangay Bayanan. Yan po. Hindi, yun na. Meron na tayo. Okay, ganito ha. Kailangan kong makausap yung mga complainant mismo. Kailangan kong makita yung ebidensya. Pagkatapos, gagawa tayo ng affidavit. Papatulong tayo sa CIDG. Sampahan ng kaso itong mga barangay na ito. At pagkatapos, ako mismo ang magpapile sa Office of the Ombudsman, pero kailangan kumpleto.
Yes po. Dahil kung kulang yan, hindi ko pipirmahan yan. Kailangan merong affidavit na titistigo dyan sa mga dokumentong hawak ninyo. Okay? Opo. Opo. Sir, maliwanag tayo? Opo. Sir, meron akong follow up. Sige. Kasi po, Yusek, pinarating na po namin to kay Mayor eh. Ito po. Ngayon, ang ginawa... Teka muna, bago ka magtapos dahil ano na tayo. Opo. Pinarating nyo kay Mayor. Opo. True letter or verbal? Kasi po... Ang... Dahil tanong... Opo. Verbal po. Ako, verbal. Opo. Ngayon, verbal. Pag dininay ni Mayor na nagkausap kayo, may ebidensya tayo? Wala po. Okay. Pagka nagtanong kayo, to a-advisean ko kayo, pagka nagtanong kayo, use lagi na lang na merong dokumento para pag ni-receive ng City Hall yung sulat ninyo, nobody can deny na nagtanong ka. Tama? Opo. Oh, good. Ayos tayo. Opo. Ayan, ha? Advice sa inyo. Lahat ng magre-reklamo, ha? Opo. Kailangan black and white. Ayan, kamukha nito. Meron siyang receiving copy. Kaya hindi makakatanggi. Okay? Salamat sa ating mga kasama dito at siyempre sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang mga best practice ng mga barangay at sa ating buong Pilipinas. Okay, umantabay kayo dito sa Barangay Tayo. Sinubukan po naming kunin ang pahayag ng kabilang panig, ngunit tumanggi silang magbigay ng kanilang saloobin. Kung mayroon po kayong mga katanungan, suhestyon o pahayag, maaari nyo kaming tawagan sa 0995-966-1605.